Kasaysayan ng Kelso Foul. Si Walter Kelso, na namatay noong 1964, ay nakipaglaban sa kanyang mga cock sa ilalim ng entry name na Oleander, isang uri ng namumulaklak na palumpong na lumalaki ng husto sa semi-tropical na klima ng kanyang tahanan sa Galveston Island, Texas. Sa kasagsagan ng purong old-time strains ay isang maverick si Kelso. Ang kanyang mga Oleander cocks ay simpleng sunod-sunod na battle crosses. Halimbawa, nang mamatay si John Muddy Jean noong 1942, minana ni na Kelso at Bill Yoffet ang lahat ng kanyang Clarets, Muddy Jean Grace, at Texas Rangers. Karamihan sa anumang breeder ay gagawin ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang panatilihing dalisay ang stock. Gayunpaman, isinulat ni Kelso, agad akong nagsimulang maglagay ng bagong dugo sa mga manok ng Muddy Jean. Nakuha ni Kelso ang kanyang mga brood cock sa ibang breeders matapos niyang makita ang cockfight. Mas interesado siya sa performance kaysa siya ang pangalan ng strain. Isasama niya ang bagong cock sa isang kapatid na babae ng kanyang pinakamahusay na pit cock. Kung ang cruise ay matagumpay, siya ay magdagdag ng iba pang mga kapatid na babae sa panulat. Mas madalas kaysa sa hindi, ang panulat ay nagbunga ng walang kwentang mga supling at ang cock ay itinapon. Sa anumang kaso, iyon ang paraan na ginamit upang makabuo ng out-and-out na pamilya Kelso na pa rin ang pundasyon ng stock para sa marami sa mga pinakamahusay na panalong manok na lumaban sa mga pangunahing hukay ngayon. Ang out-and-out na pamilya Kelso ay tinawag na dahil sila ay minarkahan sa labas ng web ng magkabilang paa. Ang mga manok ay karaniwang itim na dibdib na pula mula sa malalim na mahogany hanggang sa mapusyaw na pula, na may puti o dilaw na mga binti at gisantes o tuwid na sukle. Noong mga 1940, sa panahon ng Orlando Tournament, si Judge Ed Wilkins ng San Antonio, Texas, ay nakipaglaban sa isang magandang mapusyaw na asul na typewriter cock na madaling nanalo sa kanyang unang laban at naulit upang manalo sa pangalawang laban sa parehong araw. Hiningi at tinanggap ni Kelso itong cock. Ang mga typewriter ay isang mahusay na pamilya ng game fowl na ginawa sa pamamagitan ng pagtawid ng Marsh Butcher Cock sa dalawang Irish Blue Hens mula kay James G. Oakley ng Alabama. Ang pamilyang Butcher ay isang cruise ng Grove White Hackle, Loman at Gilkerson, at ng Marsh Gray Speeders, na iniulat na kombinasyon ng mga lumang Santo Domingo Gray mula sa isla ng West Indies na may pangalang iyon at ng lumang Nobcomb Blues ng Burnell Shelton. Ang typewriter cocks ay inilagay sa paglalakad kasama ang ilan sa mga Claret Roundhead Hens ni Hill McClanahan. Ang isang asol na cock mula sa isinangkot na ito ay pinalaki noong 1942 sa dalawang straight comb hens mula kay Tom Murphy ng Long Island, New York. Karamihan sa mga manok ay Yankee Clippers na nakuha ni Bobby Sklisiner ng Charlottesville, Virginia, mula sa EW. Lo ng Thomasville, Georgia. Inalok ni Duque na hayaan si Kelso na magkaroon ng alinman sa mga Clipper Cocks na nagustuhan niya. Si Kelso na may hawak na sweater McGuinness ay nakilala si Sklisiner sa kanyang mapagpasyang laban sa 1942 Orlando Tournament. Nanalo si Kelso sa laban at sa tournament ngunit humanga siya sa kalidad ng mga Sklisinger Cocks. Nalampasan ni Kelso ang ilan sa madaling mga panalo ni Duque at sa wakas ay pumili ng isang cock na nanalo laban sa isang hatch cock pagkatapos ng 58 na pakikipaglaban sa loob ng isang oras sa drag pit na may posibilidad na 100 hanggang 40 laban sa kanya. Sinimulan ng EW. Lo ang Yankee Clippers na ito sa pamamagitan ng pagtawid sa kanyang Clarets kasama ang Albany Foul ni Dan O'Connell. Ang pamilyang Albany na ito ay ginawa sa pamamagitan ng pagsasama ng ilang inahing manok na sina Hatch, Foley's Ginger, Roundhead, at maaaring ilang Pine White Hackled Striker,
karamihan na may isang Hardy Mahogany Cup, Jim Thompson Mahogany at Carnick Cross. Ang Yankee Clipper Cup ay ipinaraise sa dalawa sa left out Kelso Hens para makagawa ng orihinal na out and out na manok na nanalo ng 85% ng kanilang mga laban sa pangunahing kompetisyon sa loob ng 6 na taong panahon, 1947 hanggang 1953. Ang mga manok na ito ay kalahati Yankee Clipper, 1/4 Murphy, 1/8 Typewriter, 1/8 McClanahan. Noong 1951, nanalo si Ole Anders sa Oakland Derby sa Hot Springs, Arkansas, na may 10-2 puntos. Ang isa sa mga out-and-out na manok ay nanalo ng mabilis na laban at pagkatapos ay inulit upang manalo din sa mapagpasyang laban. Sa kanyang ikalawang panalo, nabalik ang dulo ng kanyang pakpak. Ito ang Brookwing Cup na ipinaraise sa 3 Murphy Cross Hens marahil mula sa left out yards. Noong 1955, ang mga manok mula sa Brookwing Yard na ito ay ipinaglaban sa Oakland Derby at nanalo si Ole Ander ng 10, natalo ng 2 upang hatiin ang unang pera. Sa Oakland Derby noong 1956, nanalo si Ole Ander ng 4 na talo ng 4 sa unang 2 araw ng labanan at sa huli, nagkaroon sila ng buong palabas ng Pekong Cups mula sa Brookwing Yard. Nanalo sila ng 4 na diretso upang tumable para sa unang pera sa pagpasok ng Van Horn ng Kentucky. Nagkataon lang na ang entry ng Van Horn ay gumagamit ng mga manok na pinalaki ni Curtis Blackwell mula sa isang buong kapatid sa 4 na huling nanalo sa Ole Ander. Noong 1957, ini-advertise ni Kelso ang lahat ng kanyang ibon para ibenta maliban sa manok na kailangan niya para sa mga kaganapang ipinangako niyang pasukin. Sa ad, ang kanyang mga bloodline ay nakalista bilang Murphy, McClanahan, Claret at Albany. Nabalitaan na ang Brookwing Yard ay napunta sa isang major cocker sa halagang $500. Ito ang tunay na istorya kay Walter Kelso. Huwag kalimutang mag-follow kay 2022 Talpakan. Maraming salamat po. God bless.